Alright mga bro, welcome sa ating vlog. Ayan. So, may lakad nga kami. Ito, medyo late nga kasi umulan sa labas. At hinahanap ko yung medyas ko. Ayan. Late na, tapos umulan pa. At kunin ko yung medyas. Malapit lang naman yung pupunta namin. Pupunta namin ay sa aming Bible study. Ayan. Alright mga bro, ayaw mag-record ng maayos yung GoPro ko. Nakarating na ako ng mambubuno. Saka lang itong minutong GoPro na to. Ay. Alright, so ayan, gabi na. Medyo traffic. Tapos lang ng ulan. Alam pa rin sa uli yan. Hindi pinagbigyan ng tricycle driver eh. Mga kulukoy talaga itong mga tricycle driver na to. Hindi na pagbigyan, bumusina ng nandaan lang tayo, madulas yung kalsada. Alright, so what's up mga bro? Welcome sa ating vlog. At pagpapatuloy natin ang ating nasimulan. So ang topic natin ngayon ay ang aking monoshock sa likod, kung saan napalitan na to ng aftermarket parts. Hindi na to yung stock at hindi rin yung genuine na monoshock ng Raider, na ang may gawa ay Showa brand. Showa ay technology ng Japan. So ewan ko kung made in Japan yung stock na monoshock nito or dito lang sa Philippines ginawa, pero under siya ng Showa kasi Showa yung tatak. So pag-usapan lang natin at kung ano yung kinabit ko dito na aftermarket, kung maganda ba or pangit. Ang pinalit ko ditong brand ay ang ano ba yun? Yun, Race Power. Race Power monoshock. Same specs ng stock. Pero meron siyang dalawang adjuster sa preload, saka yung, kalimutan ko na kung ano yung tawag doon. Basta na-adjust yung kanyang rebound. Oh, ayun, rebound. Yun yung na-adjust. Kalimutan ko yung pinaka-term niya, pero rebound adjustment yung meron dito. So, ang in-adjust ko lang is yung sa rebound niya. Siguro na sa 15 yun. Pero meron tong 21 na adjustment from 1 to 21, tama ba? Oo, in-adjust ko lang siya to, ay. Sinet ko lang siya sa 15 para maayos yung balik ng shock absorber. Pero yung preload hindi na. So, same na sukat sa stock. Ang nangyari, maganda siya. Maganda yung performance sa una. Pero ngayon, ang nangyari, napapansin ko sa aking motor, parang bumaba yung likod. Parang na-compress yung spring. Medyo bumaba yung clearance niya, and then malambot siya, malambot yung spring. Kaya pag inangkasan ay sumasayad sa humps. Kung i-compare sa aking stock
na Showa brand na genuine. Siguro kaya sumasagad dahil malambot yung rebound ko. So siguro kailangan kong i-adjust sa pinakamataas na set na adjustment. Pero yun yung napansin ko. At yun, lagi siyang sumasayad at bumaba yung kanyang clearance. Yun yung napansin ko. Kung ikumpara natin sa Benjo yan. Pasensya na, medyo may pagkukulang tayo doon. Kung ikumpara natin sa stock na humps na suspension na monoshock, I think talaga mas matibay yung stock compared sa mga aftermarket. So ang kagandahan nga lang sa aftermarket, marami siyang parang upgraded siya, pero sa quality I think siguro depende sa brand and then sa materials na ginamit. Pero kung pang daily lang, mas maganda ang stock. Kaya nung bumili ako nitong race power shock or mono shock, tiningnan ko yung genuine parts, genuine na stock, kung may mabibili. Meron namang mabibili, kaso ang mahal, 7,000 na yung presyo, so hindi kaya. So ito, nabili ko lang siya ng 3,500. Kaya ito yung pinili ko. At naghanap din ako ng second hand na stock na monoshock. Meron naman ako nakita, pero hindi ko kasi sure kung maayos pa talaga. Kasi baka pag kinabit ko ay ayun, may problema, may issue. Kaya hindi na ako bumili pa ng second hand. So ito na yung pinili ko. Kung gusto nyong tumagal talaga yung pyesa or yung ano nyo, yung motor nyo, mas maganda stock talaga kung pang daily lang. Pero kung pang morma, ayan, syempre mas maganda tingnan yung aftermarket. Iba't ibang design and color, matingkad na mga color. So yung ano naman kasi stock, kulay itim lang, so wala siyang kaporma-porma, pero matibay. Pagdating sa brand na Showa, talagang legit. Medyo malapit na kami dito, hindi umulan, pero sa kabila doon sa pinanggalingan namin umulan. Dito tuyo yung kalsada, oh. Himala, tumagal yung GoPro ko. Alright. So, mamaya naman.